Yo, what's up sa inyo mga lads na welcome back sa panibago natin video. Sa video natin na ito, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga bagong updates dito sa Mobile Legends. Pero bago yan, nais ko nga pala sa inyo ipakita ang pinakamagandang emulator na nararapat sa inyong PC. Para nga pala ma-download yung apps na to, pumunta lang kayo sa Google at i-search nyo ang NoxPlayer at i-enter nyo, ayun, kung saan siya lalabas, free Android emulator on PC and Mac. Download NoxPlayer. Ayan, pindutin nyo lang yung download na ito para ma-download nyo na guys. So, ayun na, makikita nyo naman sa baba. Pagkatapos nyo yung download, pwede nyo na itong i-open guys. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung Nox na yan. Ito kasi gagamitin natin yan guys, no? Itong NoxPlayer na ito ay para lang itong inyong cellphone na merong back, merong recent, at merong home, syempre. Ah. Ito nga pala yung isa sa ikinaganda ng NoxPlayer, ano? Pindutin nyo lang settings na to. Makikita nyo nga pala dito sa Nox, no? Pwede nyo i-root yung device nyo. Isang pindutan lang. Ayun, nakarot na. At pwede nyo nang gawin lahat ng gusto nyo. At pwede nyo nga palang baguhin ang performance ng inyong device. So pwede nyo pabilisin yan para mas magandang gamitin ang inyong NoxPlayer. At makapaglaro kayo ng Mobile Legends dito ng maayos. Pindutin nyo lang itong save settings kung may binago kayo sa inyong Nox. At isa pa, meron din itong frame settings mga lods. Pwede nyo itong baguhin o taasan para mas gumanda pa ang performance ng inyong device. At makapaglaro kayo ng Mobile Legends ng mas maganda. Pwede nyo din itong i-full screen. Para nga pala makapag-download kayo dito ng paborito nyong apps, pindutin nyo lang yung tools. Ayan, i-scroll nyo lang at makikita nyo yung Play Store dyan, pindutin nyo lang. At dito nyo na-search ang apps na gusto nyo, halimbawa, Mobile Legends. Ayan, at dahil naka-download na sa atin, eh hindi na natin yan ita-download syempre. Pero teka, bago ka nga pala makapag-download ng laro dito, ay kailangan mo muna mag-sign up dito. I-open nyo lang yung Gmail account nyo dyan, no? Para makapag-download kayo ng laro na gusto nyo. I-open na natin yung ating Mobile Legends. Ito na tayo guys, so pindutin nyo lang yung exit para mapunta kayo dito. Makikita nyo dyan yung mga maliliit na number o kaya yung mga letters. Pwede nyo yung baguhin dahil yan yung mga controller nyan. Ganito lang yung baguhin guys, napakadali lang. Kayo bahala dito guys, so kayo bahala kung anong controller yung gusto nyo. Pwede naman yun. Kung sa tingin nyo naman yung mas maganda yung dati at mas komportable kayo doon, pindutin nyo lang yung binilugan ko na yun at babalik na yun sa normal. Eto, payari na tayo. Pwede na natin yung i-save. Mukhang hindi maganda kung may maliliit na letter na nakalagay dyan. Dapat siguro, alisin na natin yan. Madali lang yan guys, so pindutin nyo lang to, opacity settings. Tanggalin nyo lang yan at mawawala na yan. O, diba?
Ito pa nga pala guys, ang kainaman nito, no? Meron niyang multi-drive. Ano nga ba yung multi-drive na yan, no? Para yung recent guys. Habang may ginagawa kayo, ay pwede niyong pindutin yung multi-drive na yan para pumunta sa isa pa niyong ginagawa. Halimbawa, nag-ML kayo tapos napatay yung inyo. Pwede muna kayo lumipat sa iba niyong ginagawa habang inihintay yung pagkabuhay niyo ulit.